Now we are on the third Saturday about prayer, panalangin. Ang kailangan ng tao ngayon ay taimtim na panalangin. Subalit, nasumpungan ko sa Biblia, maraming hindi tumatanggap sapagkat hindi humihingi. Marami naman humingi, hindi tumatanggap. Bakit? Sapagkat ang dahilan ng kanilang paghingi ay dahil sa kanilang kalayawan, hindi sa kailangan. God promised to supply all our needs, not our greed. Ito ang kailangan natin ngayon ng buong daigdig, panalangin ng taong matuwid. Panalangin na dinirinig ng Panginoong Diyos. Gusto niyong magkaroon ng pagbabago ang inyong buhay? Okay, tasang inyong mga petition and requests, tubig, asin, langis na kailangan natin ngayon sa panahon ng COVID time. Sapagkat ang mga iyan ay natural na kailangan ng tao para lumakas ang ating immune system. God has given us a divine immune system to live long in the land according to His will. Now, we are on the series of the secrets to answered prayer. According to Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. In other words, prayer are for believers only. Yung mga taong may paniniwalang totoong may Diyos, nakakarinig ng kanilang kailangan at tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Sabihin niyo, Panginoon, ako po ay nananalig na ngayong hapon ang aking mga kahilingan ay tinanggap ko na sa pangalan ni Jesus. Amen? Okay, baba ang iyong mga hawak kamay at yung lahat na may pananalig na may tinanggap na ang kanyang pahilingan ay pumalakpak ng tatlo. Okay. Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, we have a series about prayer based on the spelling of prayer. So, the last two letters of prayer is ER. What does ER stands for? A stands for everyone. Everyone. Bawat nilikha ng Diyos ay kailangan manalangin. Subalit, maraming nilikha ang Diyos na hindi nangangailangan ng panalangin. Sa halip na manalangin, nag-good time. Now, this is time for our prayers to be heard. According to Matthew 7:7-11, Jesus said, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be opened. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If then, though you are evil,
know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Ang panalangin ay kailangan sabihin natin ang ating kailangan. Kung kailangan mo ng isda, isda ang hingin mo. Be specific in your prayer. Sabihin mo, sasabihin ng pilosopo, alam na ng Diyos ang kailangan ko. Alam nga niya, pero kailangan sabihin mo. Sapagkat kung anong hingin mo, ibibigay sa iyo. Gusto mo mamatay? Hingin mo mamatay ka sa COVID? Tsak yun, mamamatay ka. Hingin mong hindi ka tamaan ng COVID? Tsak yun, hindi ka tatamaan ng COVID. Kahit ang paligid mo ay tinamaan na lahat. Hingin mo na walang bisa ang COVID sa iyong katawan? Tsak yun, ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. So be specific in your prayer. Ibig sabihin ito, at anumang hingin mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Lahat ng kailangan mo, lahat ay aking ibibigay sa iyo, sabi ng Panginoon. Listen to this song. Sabihin ng Panginoon, ginawa niya ang Panginoong Jesucristo, lahat ay kanyang ibinigay para sa atin, maging ang kanyang buhay, nag-iisang buhay ay binigay niya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Yan ang Diyos. Matulad sana tayo sa kanya. The second ER about prayer, E stands for everyone. NR stands for repents. Every sinner, everyone who sins and repents is healed and forgiven. Lahat na may kasalanan, kapag ito ay lumuhod at nanalangin at ang kanyang hiningi ay habag ng Diyos, patatawarin siya ng Panginoon. At hindi lang yon, pagagalingin pa sa kanyang karamdaman. Ano man ang karamdaman na yan, ganyang kaimportansya ang ating panalangin sa Panginoon. James chapter 5 verses 14 to 15 says, "Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he have sinned, they will be forgiven." Yan ang unang hinihingi natin. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa at hindi ginawa. Yung hindi mo lang tulungan yung nangailangan, alam mong kailangan ng tulong mo, naghintay ka pa ng pantry. Kaya nagkaroon ng stampede. Ngayon, anong ginagawa ng taong pinatatawad at kinahabagan ng Panginoon? Ano? Nagpapasalamat. Ang tanong ay, paano natin pasasalamatan ang Diyos? Pakinggan niyo ito. Ang tanong ko ay ganito. Paano natin pasasalamatan ang Diyos sa tulong na ating tinanggap? Sa totoo lang, kapag ang tao ay nagigipit o nasa banig ng karamdaman, magdadasal yan at mangangako. Subalit, pagkatapos na siya ay pagalingin,
nakalimutan na ang pangako. So, ang isang pasasalamat sa Diyos, tinutupad ang kanyang pangako sa Diyos. Habang siya ay nabubuhay, kailangan tuparin natin ang pangako natin sa Panginoon. Isa sa mabisang panalangin na sumpungan ko sa Biblia ay ang panalangin may kalakip na pangako. Hindi masama ang pangako, mangako. Subalit, ang masama ay nakakalimot tayo sa ating mga pangako. Simple na nga, yung pangako mo, magpapatutuo ka para maluwalhati ang Diyos. 10 taon na nakalipas. Ngayon, nasa banig ka namang karamdaman. Nangako ko naman. Pero yung unang pangako mo ay hindi mo pa natutupad. Yan ang problema natin. Hindi sapat ang mangako. Mananatili ka sa aking puso. Tuparin mo ang iyong pangako. Yan ang tamang pagpapasalamat sa Diyos. The third DR stands for everyone. Everyone. And the letter R stands for restoration. Everyone who is forgiven is restored sa kanyang dating kaanyuan ng likha siya ng Diyos. Luke 15:17-22. It's about the prodigal son. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare? And here I am, starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to his father, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet.'" Ayan ang ginawa ng Panginoon, ng kanyang ama. Lahat na nagbabalik loob sa Diyos ay hindi sinisisi at sinagsasabihan ng Diyos, kundi kusang niyayakap at natuwan-tuwa ang Panginoon sa lahat nagbabalik loob sa Kanya. Ngayon, ang tanong ko ay, anong dapat nating gawin? Yamang ang lahat ng ating pagkakamali ay nilimot na ng Panginoon. Ano kayong lahat na pinatawad ng Panginoon at binigyan ng buhay, bagong buhay, at may pangako pang mahabang buhay? Anong dapat nating gawin? Ito ang narinig sa atin, narinig na awit sa loob ng Santa Misa, minsan lamang. Walang nakakaalam ng buhay ng tao. Kung kailan tayo lilisan, hindi natin alam. Tanging Diyos ang nakakaalam. Kaya, huwag natin
ipagpaliban bukas ang magagawa natin ngayon. Kadalasan, mañana habit tayo. Ibig sabihin, bukas na. Sa isang Sabado na ako dadalo. Sa isang Martes na lang ako dadalo. But total, COVID pa naman. Mayroon pang quarantine. Ang taong nagsisikap makasunod sa kalooban ng Diyos, may quarantine sa wala, naririyan araw-araw. Ginagampanan ang dapat gampanan niya sa buhay. Kayo ba'y naniniwalang tapos na ang COVID time? Sapagkat lahat ay may panahon. May panahon ng pagsilang, may panahon ng pagpanaw, may panahon ng pagkasakit, may panahon ng pagaling. Kaya lahat kayong nakikinig ngayon ay magaling na. The fourth ER on prayer, E stands for everyone. Tatanda nyo, everyone. Lahat tayo, isa't isa. Ang kaligtasan natin ay isa't isa. Hindi ko pwedeng iligtas kayo. Hindi ko pwedeng gawin kay pagalingin kayo. Nasa inyo ang pamimili. Hindi ko kayang pilitin kayo pumarito sa Ambel City o makinig anuman oras sa inyong kinalalagyan ngayon. Magpuyat kaya o gumising ng maaga. Naalala ko tuloy yung pagpalain ni Father John Bertolucci ang ating himpilang DWXI. Noon, wala pang nakikinig gaano, sapagkat noon ang ating antena ay nasa sampayan ng Kawayan. Nasa gitna ng mga squatter area ang ating himpilan. Subalit, ang sinabi niya, buhat sa himpilang ito, maririnig ang tinig ng Diyos sa buong mundo. Wala pang YouTube noon, wala pang Facebook, wala pang internet. Subalit, sapagkat sinabi ng lingkod ng Diyos, Father John Bertolucci is a charismatic from El Paso, Texas, USA, na aming inimitahan dito sa Pilipinas. Nagsimula pa lang yung charismatic renewal sa Archdiocese of Manila. Kaya naanyayahan namin sa isang pagtitipon sa harapan ng estudyo ng DWXI diyan sa harap ng airport kung saan nakalagay ang ating istasyon at winika niya mula sa maliit na himpilang ito maririnig ng taong mundo ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga yung sinasabi. Ako'y naniniwalang lahat na nakikinig ngayon ay pinagpala na ng Panginoon. And the fourth AR stands for everyone and restoration. Everyone who is restored is rewarded. Ang lahat na nagbalik loob sa Diyos at ibinalik ang kanyang estado sa harapan ng Diyos bilang mga anak at mananampalataya ng Diyos na hindi natin nakikita ay ginagantipalaan ng Diyos ayon sa kanyang ginawa. Revelation chapter 22 verse 12 says, "Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each one, to each person according to what he has done."
ang gantimpalang tatanggapin natin ay ayon sa ating ginawa, hindi ayon sa ating pananalig. Kung sapagkat ang pananalig na walang kalakip na gawa ay patay. Kaya ang may pananalig sa Diyos, may ginagawa. Hindi ipinagpapaliban. Bukas na pagkatapos ng COVID time. Pagkatapos ng COVID, may problema naman darating. Ang lahat ng ngayon ay pangsamantala lamang. May pinagmulan, may katapusan ang lahat. Subalit, anong ginagawa ng taong ginagantimpalaan ng Diyos na hindi naman nararapat? Ano? Patunayan mong ikaw ngayon ay ligtas. Tatandaan nyo ang huling nating sinisigaw sapagkat may kapangyarihan yan. At iyan ay mangyayari sa atin ayon sa nasusulat. Ang isisigaw nyo, tatong ulit pagtapong ko sa inyo, bago na ako. Bago na ako! Ulitin nyo nga. Bago na ako! God bless you.